So ayun mga solar, tayo nagbabalik at una ko munang sinet dito sa ating setup, ano? Kailangan mag-top balance muna tayo ng mga batteries kasi ito yung existing at dinagdagan natin ng dalawang piraso na Leodarden. Pero ito kasi nasa 98% pa ito kahapon at 56 ang voltage nito. So yung state of charge niya ay nasa 98% at ito naman nasa 53% yung state of charge nitong dalawang ito. So una ko munang tinap balance ito kasi magkaiba rin yung kanilang state of charge nung nauna nitong dalawa. So dito sa dalawang ito, konti lang naman yung difference, nasa 51, okay? 51 at saka 53. So medyo malapit lang kaya nagbalanse agad. Ngayon, ang naging challenge sa ating kahapon, ito 98%. Kaya hindi ko pwedeng isabay na ibalanse agad yung tatlo. So ginawa ko ay pinaandar ko muna to, hindi ko muna tinap. At ito muna ang nag-power up doon sa dalawang inverter. Ayan, nakaparallel yan. At isinet ko sa 52 volts. Ito para umabot sa malapit sa 53%, no? Na state of charge. And ngayon, ito na, mababa na at medyo lumalapit na yung voltage pati yung state of charge. Ayan. Kaya kung makikita ninyo, 29.28 na yan na current ay nanggagaling yan dito. At meron din galing dito. So, yung negative, ayan, negative 15 at saka negative 13, 28 yan dito. So, dalawa yung pinagkukunan niya, humuhugot yan sa battery A, battery B, papunta kay battery C para pumarehas. So nagbabalanse na and then mamaya pagka pinower up na natin yung inverter ay magche-charge na tayo using solar. At ito naman nakatap naman na yung ating mga solar panels. Kailangan muna nating siguraduhin na halos magdikit-dikit yung voltahe ng bawat battery na ito. At nang hindi tayo magka-problema. So ang question, bakit kailangang i-top balance? Bakit kailangang pagpare-parehohin ang balanse, yung voltage ng bawat battery bago natin i-power up sa inverter? Okay. So may possibility na magkaroon ng error ang ating BMS, yung battery management system dito sa loob nitong cells. Okay. So yung error na yun, maaaring high current ang lumabas. Kaya iyon ang ating kailangan gawin. So balanse muna. So dito makikita niyo mga solar nasa 25.6 amperes na lang, ano? 25.6 amperes yung pumupunta, yung nanggagaling doon. So pababayan ng pababa hanggang sa mag-zero. At pag nag-zero na yan, mamaya doon natin ipapower up yung ating inverter na parallel. Okay, so yan ang kwento ng top balancing, ano, ng Leodar. At yan sa top balancing na yan, nasabi ko nga na kailangan magkakaparehas yung balanse ng voltahe, yung voltage, at wala dapat tayo makikitang letter Y or yung yes, kasi dyan sa warning na yan, nahanapin natin kung ano yung error. Kaya if in case nga mga solar, no, kung ang nangyari ay nung 98% pa lang ito at ikinonek natin dyan, ibinalanse natin dyan, ipinaralel natin dyan, ay magkakaroon ng error itong battery na ito. Kung paano tamang magparalel ng battery bago natin ipower up doon sa inverter. Okay mga kasolar, no, so kanina nasa 28 yung ating current. So sa ngayon ay nasa 3.55 na. At kung 3.52 ito, kumukuha siya ng 1.54 dito at doon din sa kabila. 1.51 din
So almost so 3.42 na rito. So ibig sabihin nagagaling yung current natin doon sa dalawang battery na yon, no? Dahil naka-negative yon at pagdating naman dito ay naka-positive. So ibig sabihin yan, nililipat yung battery. Kung alin ang pinakamahinang battery, doon pupunta yung current. At makikita natin yung current, yung voltage ay halos pare-parehas na, 51.70. So medyo malapit na tayo. Pwede na tayong magpa-andar mamaya pag ganito na halos pagkakaparehas na or uniform na yung voltage. Hintayin pa natin ng konting minuto bago tayo mag-power up ng inverter. So yun lang mga ka-solar ang sistema kung paano natin na babalansehin ang mga voltages ng battery bago tayo mag-power on ng inverter. So nabalanse naman natin yung voltage niyan kaya halos sabay-sabay na yung charging niyan sa ngayon. At observe lang muna natin dahil maya-maya nakaset naman na yan dito. So ipapakita ko yung setting ano sa battery setting natin since naka-parallel ito. Makikita nyo may M01 yan, parallel kasi yan. At S02. So ito yung slave, ito yung main or yung host ano. So kung ito yung master, ayan, tingnan natin yun sa battery. Naka-use bat bolt, naka-use bat bilang muna ako. Mamaya ililipat ko yan sa percentage. So yung ating battery capacity, since tatlo yan, dapat mag-add up yan. So 621, 207 bawat isa, 207 AH, yun ang rated capacity. Pero ang full charge capacity niyan 218. At minax charge ko lang muna ng 75 amperes and 100 amperes yung discharge. Mamaya ayusin ko yan pagka okay na lahat. So ngayon ay initial charging pa lang naman. So ayun na lang muna mga ka-solar. At abangan ninyo yung full video nito. Itong pinaka setup natin na 10 kilowatt hybrid na parallel. Dalawang 5 kilowatts na hybrid power system at ito ay parallel.